Saan man kayo ngayon, ito po ang inyong lingkod na hindi nakatayo kasi naglingkod. Yeah. Mega love shout out po sa inyong lahat. Kung nakita niyo naman po dyan, ayan po si Bulljack. Siya po si Bulljack, ang halos napakatagal na niyang sinasabi na meron daw siyang video sa polboron or cocaine use daw ni PBBM at ni First Lady Lisa. Halos dalawang taon na yata niya yan sinasabi. Pero ngayon sabi niya, nakita na daw niya ang video. Pero halos dalawang taon na niyang binibigkas na meron daw ang video. At kung i-express nga niya ito, at kung i-explain nga niya ito, at sinabi nga niya na sino ang nag-deliver, sino ang naghatid, pero ngayon niya sinabi, nakita na daw niya. So paano niya nasabi na almost 2 years na may polboron video kung kayo, ngayon pa lang niya nakita? So ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, papaniwalaan niyo ba ang taong ito? Kayo na bahala. Diba? Halos 2 years na niya yan sinasabi na may video daw sa paggagamit ng cocaine. Sumabay pa si Digong na meron daw ang cocaine. Oo, taga-deliver daw si kongresista. Si F. Elisa daw ang tumatanggap. Si BBM daw ang gumagamit. Oo, tapos ngayon, ito yung vlog niya. Ang sabi niya, nakita ko na ang ebidensya ng pulburon. Putragis na yan. Halos dalawang taon mo sinasabing nakita na may pulburon video. Tapos ngayon mo lang nakita. Ano ba talaga? 'Di ba? Kaya nga dito si Maharlika nakasuhan na 2 kaso na yung kinakaharap niya ngayon ni. Mami Nipin, ayan, may love shout out po. And kay Ma'am Rose Maritalio, hello po sa inyo diyan, mga katalak, mga kabunsuan at Luzon, Visayas at Mindanao, no? Kaya comment po kayo diyan para ma-shout out po natin. At sa mga gusto niyo pong ipa-shout out, mga kapitbahay ninyong tulog. Oo, pwede natin i-shout out 'yan kahit hindi sila nakakarinig, 'di ba? Or yung mga kapitbahay ninyo diyan na mga binuburol, 'di ba? Pwede natin din silang i-shout out kahit hindi na sila na kakaramdam kasi patay na nga eh. 'Di ba? So, comment kayo diyan yung mga may nag-birthday, kasal, biniyag, namatayan, pwede niyo ipa-shout out. Oo, libre ang ating channel sa pag-shout out, walang bayad. No? So eto na nga, no? Mga kababayan, mga shootang inamis. Ito sabi niya, ha? Ginaya ko lang siya. Mga kababayan, mga shootang inamis daw, sabi niya. Kumusta na kayo? Si Maharlika, sa mga hindi niyo po alam, sa mga nakakakilala kay Maharlika, almost 2 years na niyang sinasabi na meron nga daw cocaine video habang nagagamit daw si Pangulong Bongbong Marcos. 2 years na niya yan sinasabi. Tapos nagulat ako ngayon sa kanyang live. Grabe, nakita ko ng ebidensya ng pulburon. So ibig sabihin, sa loob ng 2 years niyang niyaw-yaw-yaw, dinadakdak at sinasabi sa kanyang live, hindi pa pala niya nakikita. So hanggang hearsay lang. So ngayon ninyo nalalaman na talagang sinungaling talaga itong babaeng to. Ilalabas na daw yung video ng pulburon, sabi ni Ma'am Criselda Uzon. Diba? So, kung saan man kayo ngayon, mga kababayan, mag-ingat po kayo, no? Kung tanghali naman ngayon, no? Or umaga pa naman, alas G's. Tanghali, sa mga naghahanda po dyan ng tanghali, diba? Sabi ni Mami Marie, shootang miss, grabe, tamsak. Sabi ni Mami Marie. Kaya nga, di ba Mami Marie, almost 2 years na niyang binibigkas na meron nga daw video. Kaya, actually mga kababayan, ano bang meron dyan sa video ng pulburon using or cocaine use ni PBBM daw? Alam nyo, ang purpose kasi nila dyan, pag once kasi na nasilip na at mapatunayan, no? Ma'am Lidil Balseta, Ma'am Linda Lopez, Ma'am Sinaida Verganio, may galab shout out po. Once kasi masilip, no? Mapatunayan na merong video na 'yan. Ang tawag diyan kasi is scandal kasi 'yan. So may possibility na si BBM mapatanggal sa posisyon bilang presidente. She may be using it, sabi ni Mami Marie. 'Di ba? May possibility kasi na pag napatunayan niya na may video talaga na gamit ng ganon, drugs, si BBM, ay matanggal talaga si BBM sa pwesto bilang presidente. Kasi scandalous ang tawag dyan eh. Ngayon, ito talaga ang totoo. Sa totoo lang, yung pulburon issue na yan, tinanggi na yan ni Digong. Si Digong kasi,
laban bawi. Kasi hindi niya sure, hindi siya alam kung totoo ba yan or hindi. Ito, pinagpilitan na totoo. Ngayon nakita na daw niya, pero almost 2 years yan sinasabi. Ngayon, ito yung pinakatotoo, na talaga pag nalaman ng taong bayan to, talagang matanggal talaga ang isang government official na babae. Kasi ito talaga, ano talaga ang tawag dito eh? Basta, i-comment yun dyan mga kababayan, kung anong tawag sa isang government official na malaman mo na may kabit or may jowang basketball player. Nasa gobyerno ka nagtrabaho, may asawa ka, kasal kayo. Pero yung asawa mo nakabuntis ng artista ng ABS-CBN na namugbog ng journalist. Magaling na artista yung nabuntis ng asawa ni government official. Pag yan talaga nalaman ng gobyerno ng Pilipinas at mabulgar, i-post ni government official na, oh, jowa niya ngayon, basketball player. Pag yan talaga ay nalaman, malamang sa malamang, matanggal talaga sa posisyon itong babaeng government employee. Yun ang katotohanan, nagtaka kayo ngayon, hindi na niya ginagamit yung apelyedo niya. Apelyedo na lang ng kanilang pamilya ang daladala niya. Yun ang totoo. Scandalous talaga ang tawag dun. Kaya yung pinapakalat nilang pulboron-pulboron video ni BBM na nag-cocaine-cocaine, huwag kayong maniwala dyan. Ito yung paniwalaan ninyo. Yung babaeng government employee, no, na may jowang basketball player, na ang apelyedo ng kanyang asawa ay hindi na niya dala, at apelyedo na lang ng pamilya nila ang dala-dala niya. Diba? Yun ang katotohanan, na pag nalaman ng taong bayan yan, matatanggal siya bilang government official. Itong si babaeng government official. Diba? Take note, ang anak ng artista 5 years old na. Diba? Magsi 6 years old na nga yata eh. Yun ang totoo. Yung pinapakalat-pakalat nilang pulburon, walang ano yan, walang katotohanan. Pero ito, anak ng dating government official at ngayon ay isang government official na ang apelyedo ng asawa niya ay hindi na niya dala at ang dala na lang niya ay apelyedo ng pamilya nila. Yung asawa niya nakabuntis ng artista ng ABS-CBN. 5 years old na yung bata ngayon. Pag yan ang nalaman ng taong bayan, malamang sa malamang, impeach ang abot ni Madam. Diba? Yun ang tutukan nila. Huwag nilang tutukan yung pulburong video na yan. Actually, alam nyo na yan, mga kababayan, huwag lang kayo mag-comment dyan ng pangalan. Ayun, Ma'am Ildil Balseta, hala, nakakahiya po, Sir Ken, pag ganun. Talagang nakakahiya, ma'am. Hindi na nga sila nagsasama ng asawa niya ngayon, dahil sa basketball player na siya nakapokus eh. Si Madam Government Official. Tingnan mo, apelyido niya, hindi nadala yung apelyido ng asawa niya, apelyido lang ng pamilya nila. Ma'am Olive Burns, ayun, Nanay Olive, Miguel, shoutout po, Ken, good morning sa iyo, guess what, nasa Boracay si Bunso at... Matagal na yun, ma'am, nung nakaraang araw pa. Ayan. Ma'am Catherine Lisa, Ma'am Margie Sotavento. Ayan, may galab shoutout po sa inyong lahat dyan. Diva, are you married? No. Diva? So, yun ang katotohanan. So, ito, pakinggan natin sinasabi ni Bulljack. Ayan, wala sa ugali nila. We have one here that like that her senator, his wife got cancer. He's got impeached. Diva? Sabi ni Mami Marie. Ayan, Ma'am Catherine Lisa, ayan, mega love shout out po. Ayan, naimbag, 'di ba? Naimbag nga. Ito, pakinggan niyo si Maharlika. So, abala ako sa pakikipag-usap sa aking mga palangga. Mga palangga. All over the world. All over the world. I'd like to present to you the Sendwave app. Diyos ko na. Erica, Europa, UK, and Canada. Okay. So, sa mga moment na ito, kailangan natin mag-cool-cool lang. Lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Oh, isang ebidensya daw. Ay nako, may excite kayo. Grabe. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. Pero kung pwede... Lahat daw ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon.
nakita na daw niya ang ebidensya, pero almost 2 years na niya yung winawalwal na meron nga daw polboron video. Tapos idadaan daw sa tamang panahon. So, kailan ba yung panahon na yan? Hanggang matapos sa termino si BBM. Adi po, ga. Sa inyo. Ah. Okay? Kukwento ko sa inyo. Mga kababayan, bago yung polboron ni Kuting, ano bang title natin, polboron lang? Oh, polboron daw ni Kuting. Oh, polboron ni BBM. Ayan, sabi ni Ma'am Linda Lopez, bakit ngayon panagkukuda? Actually, Ma'am Linda Lopez, matagal na nilang sinasabi yan. Oo, matagal na nilang sinabi. Ma'am Bibian Santos, hello po. Ma'am Elidil Balseta. Diba? Mami Mari, may galab shoutout. MSK, may galab shoutout. Matagal na niyan sinasabi yan na meron na daw polboron video. Eh, ang problema, nasaan na nga? Tapos ngayon, sabi niya, nakita na daw niya sa tamang panahon daw ilabas. So, hanggang kailan na italabas yung pagkatapos ng termino ni BBM. Tapos noon, sigaw siya ng sigaw na meron daw siyang kahawak na ebidensya, meron daw siyang polboron video. Tapos ngayon, sabi niya, ngayon lang daw niya nakita. So, ano ba talaga ang totoo, Maharlika? Yeah. So, di ba, tuloy-tuloy ang rally, ang prayer rally and everything. So, dapat alam natin, na iniipit ni Lisa Tanas ng gobyerno ni Kuting na huwag bigyan ng permit ang mga magrarally. Imagine niyo. Sinong magrarally ba yan? Sa ating konstitusyon. Nasa Bill of Rights yan. Bill of Rights. Karapatan ng peaceful assembly. Pero, mga kababayan, ay gustong hindi gusto pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na huwag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng Hakbang ng Mainsog at yung iba pang mga rally. Oh, wag daw pinipilit daw ni First Lady at ni BBM na wag daw bigyan ng permit yung mga magrarally rally. Ngayon, nasa Bill of Rights daw 'yan bilang peaceful assembly. Ngayon, Maharlika, actually, hindi naman talaga pwede mag-rally kung walang permit. Di ba? Kahit, kung halimbawa, kung saang lugar ka mag-produce or bumuo ng rally, kung saan nabilong yun, doon ka kumuha sa city hall or sa munisipyo ng permit. Di ba? To operate or to rally. Ngayon, nasa mayor na din po yan ng naturang lungsod or syudad or city hall or munisipyo kung bibigyan niya ng permit yung mga nag-rally or magkikilos protesta. Ngayon, ang tanong, wala pong rights ang presidente niyan kasi nasa mayor po yan. Maliban na lang kung ang mayor, iniisip niya, pag nag-rally ba to, malinis ba pagkatapos mag-rally, baka iniiwan dyan maraming basura. Oh, hindi katulad kay Yormi noon, pagkatapos mag-rally, linis agad kasi may sumusunod ng mga taga City Hall naglilinis. Diba? Oh, sabi ni Ma'am Linda Lopez, Ken, kung may evidence yan, dapat noon pa nilabas kasi kilala na natin siya, gigil na gigil, sabi ni Ma'am Linda Lopez. Wala nga yan mailabas, ma'am, kasi nga puro naman ito ka sinungalingan, butigon yan eh. Ma'am Arlene Roliano, hello po, Ma'am Sonia Alovera. May galab shoutout po, good morning. Diba? Ma'am Bibian Santos, hello po. Kaya ngayon, eto na. Speaking of, hindi daw bibigyan ni BBM at ni First Lady Lisa ang rally ni Duterte, yung Team Maisog. Naalala nyo yung Maisog, yung nag-rally sila sa Davao. Alam nyo ba kung bakit hindi binigyan? No? Kasi ito, i-search ko lang ha. Binhor Abalos. Ayan, Abalos. Ayan, release. Wait lang. Release. DILG statement. DILG statement tungkol sa ano to, rally ng Maisog. Of Maisog ni Duterte to ha, rally. Nag-release ng statement ang DILG. Alam nyo ba ang nilabas ng DILG? Ito yon, wait lang ha. Ni Binhor Abalos. Wait lang kasi sa Facebook pala to. Ito siya. Ito 'yon na binaba ni ano
Binhor Abalos. Wait lang kasi nawala dito yung pinaka-statement. Yung pinaka-statement talaga na nilabas niya. Ito yung pinaka-statement. Ay, hindi natin mabuksan kasi sa Facebook kasi ito eh. Hindi natin mababasa. Bakit sa Facebook to pinost? Bakit hindi sa ano? Ito na. Dito na lang. Hindi rin mababasa. Bakit ganun? Naka-blurg. Basta anuhin natin yung statement nila. DILG. Ayop nga. Bakit? Basta mayroong nilabas dito. DILG Binhor Abalos. Statement of Maisob. Ayan ha. So, hindi natin ito maano eh. I-visit na nga lang natin. Ito na. Ito yung statement ng Maisob ni Abalos. Ang sabi dito, ayan ma'am Angel Micronado, ma'am Eads Diluna, hello po. Ayan, at saka sa Six Angels sa Merlion, Singapore. Ito yung nakalagay. DILG Secretary Binhor C. Abalos Jr., statement of DILG. Nakalagay, some of the remarks made by the local officials that at the hakbang ng Maisob prayer rally last night were quite disturbing and inappropriate. As public officers, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. So ngayon, yung mga nagrari-rally kasi doon, nandun si Duterte, nandun si Aimee Marcos, nandun yung mayor ng Davao na anak ni Digong, na natamaan sila dito sa sinasabi. As a public officers, we should always make sure that we conduct ourselves in accordance with the dignity of our office. Diba? We should set an example to our constituent as we represent our community, most especially the youth who are watching. Diba? Kasi kaya nasabi ito ni Binhor Abalos, kasi nagmumura sila doon. Meron bang sinasabing prayer rally na puro mura ang lumalabas sa bunganga? Paano mo nasasabing prayer tapos mura ang lumalabas sa bunganga ni Digong? We should avoid using vulgar and abusive language. Di ba? Avoid yung mga vulgar at yung mga pagmumura nga. We can always communicate our opinions with civility. O, gamitan daw natin ang pag-ano, yung meron naman tayong mga pinag-aralan, bakit parang walang pinag-aralan yung ginagawa doon sa rally? Di ba? We must always keep in mind that the code of ethics of public officials requires that we carry ourselves with integrity, professionalism, and respect to all colleagues and to all people at that. Di ba? Diba, mayroon pang nilagay dito, code of ethics of public officials. Kasi diba, maging public officials ka, nanunumpa ka. Ako, si Kent Garcia, bilang presidente ng Pilipinas, gampanan ko ang aking tungkulin at alituntunin ang bansa bilang mamamayan. Diba, may ganun yun, parang ano, parang lupa, ayong parang panatang makabayan, parang ganun. Kaya yun, isa yun sa code of ethics bilang isang government officials. In sum, let promote professionalism and good conduct and respect to the institution that embody the aspiration and values of the Filipino people. So yun ang nilabas ng DILG doon sa tungkol sa hakbang ng Maisob prayer rally. Di ba? Panunumpa. Yes, tama yan, Ma'am Vivian Santos. Yun, isa na doon yung code of ethics bilang isang public officials. So ngayon, saan ninyo nasasabi, saan natin kukunin ngayon yung code of ethics, yung pinanumpaan mong salaysay na ikaw bilang isang public officials, karapatan mong manungkulan sa bansa, kung ano ang problema, sasagutin, resolbahin, tulungan ang mga mahihirap, bigyan ng tamang aral, asal, ang mga kabataan, maririnig mo doon sa rally ni Digong, puro pagmumura. Diba? So ngayon, kung ikaw ang mayor ng lugar na kung saan nila gaganapin yung rally, papayag ka, prayer rally, pero ang lumabas sa bunganga, puro pagmumura, puro paghahamon. Diba? Tinalaga ka bilang public officials, bilang official or government official,
Tapos ang ginagawa mo, puro pagmumura, sinisiraan mo yung kapwa mo, politician. Meron naman tayong tinatawag na civil. Meron naman tayong tinatawag na civility. Di ba nakalagay dito, oh? Nakalagay dito, we should set an example to our constituent as present our community, most especially the youth who are watching. We should avoid using vulgar and abusive language. We can always communicate our opinions with civility. So kung meron kang galit, yes, tapos nandoon pa si Amy Marcos na isa din yan, drama din yung Manang Amy na yan. Alam sa totoo lang, kay maniwala dyan kay Manang Amy, sumasakay-sakay lang yan. Diyos ko. Kaya nga, napansin nyo, hindi masyadong binabanatan yan ng mga BBM bloggers and supporters kasi sumasakay-sakay lang yan. Tapos nandun si Amy Marcos, so kinukonsinti niya yon, sabi ni Ma'am Arlene Murliano. Diba? Kung meron tayong sama ng loob sa kapwa natin politician, diba nakalagay dito, oh, communicate our opinions with civility. Pwede mong kausapin. Meron naman tayong tinatawag, Diyos ko, naging politician ka, tapos wala kang pinag-aralan sa dating sa ganun. Kung galit si Digong kay BBM, puntahan niya sa Malacanang. Kausapin niya na hindi niya gusto yung pamamalakad na ganito. Hindi yung ibubulgar mo, rally-rally ka dyan. For what? Diba? Kaya ngayon sabi ni Maharlucca, kasi in the past, dun sa... Pinagbawalan daw. Opinion, hindi na kailangan ng rally, ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga brusko-brusko mga... O, diba? Ito pa isang fake news. Doon daw sa Liwasang Bonifacio, hindi daw kailangan ng permit. Basta kailangan magkipag-communicate daw sa mga kapulisan. Mali ka, Maharlika. Kasi nung dati po, nung patungkol yun sa eleksyon, nung nag-rally ang kampo ng mga kabataan, party list, no, patungkol sa kumilek noon, kumuha po sila ng permit. Nagalit nga sila noon kasi hindi sila binigyan ng permit ni Yurmi Isko Moreno at the time. Kaya, nagpupumilit sila na gusto dapat nila mag-rally sa Kumilik, nahinto sila. Pero pagkalaunan, binigyan din sila ng permit kasi nakiusap sila. Basta, wag lang manggulo. Kaya may permit. Lahat ng rally may permit. Hindi po pwede na mag-rally-rally ka, wala kang permit. Ano yan eh? Diba? Tawag doon, nakakapurwisyo yan eh. Diba? Kung wala kang permit, not allowed ka mag-rally. Lalo niyan, di ba, pagkadalasan nag-rally sa Mindiola. Alam niyo ba, pag sa Mindiola nag-rally, magkukos ng traffic yan. Mahirapan yung mga commuters. May mga negosyo, mga trabahante na mapupurwisyo. Di ba? Are they all civil, right, Ken? Sabi ni Mami Marie. Naku, yung iba Mami Marie, walang kwenta. Naging walang professionalism. Kaya nga minsan masabihan ko si Digong, piskal, abogado, mayor, presidente, pero parang walang ano eh. Basta, parang wala sa ano. Nakakapurwisyo. Kaya nga minsan yung mayor ng Maynila, hindi sila binibigyan ng permit. Tapos okay lang sana kung bibigyan sila ng permit, naka-stay sila sa isang lugar, kung linisin nila pagkatapos ng rally. Eh, minsan kasi pagkatapos ng rally, puro basura. Tapos magkukos na naman ang bagbara na naman sa kanal yung mga basurang iniiwan nila. Tapos purwisyo na naman, ang city government na naman ang magpalinis. Diba? Ang city hall na naman ang mga naglilinis. Kawawa naman yung mga trabahante na imbis na trabaho nila, magpahinga na sila. Hindi sila makapagpahinga kasi pagkatapos ng rally, ang dumi. Diba? Isa din yan sa rason na hindi inaallow ng city government ng Maynila or Quezon City pag magganyan rally-rally kaya hindi sila binigyan ng permit. 'Di ba? So ayun. Kulisan, para mapanatili ang peaceful environment. All right? So, 'yun ang kailangan yung malaman na takot na takot Ranel Verde Flor. Yes. Takot na takot si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assembly kayo. Mag-assemble kayo peacefully. Kasi bakit, alam niyo sa totoo lang, simple lang eh, bakit matatakot si First Lady Lisa at si BBM na sila naman ang nasa Malacanang? Sila ang pinaka-powerful. So kung may mag-rally-rally, natatakot sila. Kung ako ang presidente, pag may nag-rally tapos biglang sugurin, pwede ko naman pabumbahan yan eh. Ako ang presidente. 'Di ba?
So kung meron mang mag-rally at sugurin kami sa Malacañang, isang utos ko lang, hagisan nyo Granada yan. Pag sumabog yung iilan dyan, sa tingin nyo may susugod pa. Naalala nyo noon ang sinugod ng taong bayan nila Curry Aquino ang Malacañang nung si Marcos Sr. pa ang presidente? Anong sabi ni Fabian Bear? Mr. President, anong sunod nating gawing hakbang? Nandyan na yung tao. Nandyan na ang taong bayan. Paputukan na ba natin? Pagbabarili na ba natin? Di ba? Oh, ang sabi ni Marcos Sr., walang magpapaputok. Taong bayan, hayaan nyo sila. Pero kung ako yon, ay, boom, boom, boom. Dito nyo maisip na kung talagang masama si Marcos, kaya napalaya sila sa Malacañang, eh di sana pinarakrakan na niya ng Armalite yung mga sumugod sa Malacañang at the time. Diba? Pero in fairness, malinis ang rally sa Liwasan, well-organized. Natural talaga yun, low-kiki, malinis talaga yun. Imposible, hindi mo linisin, sa tingin nyo makakuha kayo ulit ng permit para mag-ano? Hindi. Sabi ni Noemi Chikura, ayan, wala ng respeto sa president. Kaya nga, actually, ito si Maharlika, sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan. Si Maharlika po, dalawang kaso na po ang kinakaharap niya ngayon. Ha, dalawang kaso na. Ito, ipapakita ko sa inyo, ha. Maharlika, basta dalawang kaso na, magtatago to. Ito si Maharlika, magiging Tevez the second to. Kung si ayaw nila kay Lisa, dapat si Lisa ang birahin nila, sabi ni Ma'am Noemi Chikura. Actually, ma'am, ewan ko kung bakit sa lahat naman ang nagproblema, ito lang si Maharlika ang galit na galit kay Lisa. And there is wala namang galit kay Lisa Marcos eh. Siya lang. Alam niyo ba kung bakit galit na galit itong si Maharlika kay Lisa Marcos? Kasi, dati kasi mag-best friend yan sila. Nakita niyo naman sa ating thumbnail. Mag-best friend yan sila. But all of the sudden, ito kasing si Maharlika, kaya lang naman dumikit ito sa mga Marcoses, kasi ang akala niya siguro, pag nanalo si Bongbong, bibigyan siya ng posisyon sa government. Eh ang problema, hindi nga siya mabigyan ng posisyon sa government kasi nga may qualification. Kung ang ambisyon ni Maharlika, kukunin siyang ambassadress ng Amerika kasi American citizen siya, ang requirements kasi doon, dapat magiging ambassador ka sa Amerika kung hindi ka basagulero. Pwede kang maging ambassadress sa Amerika kung wala kang kaaway at hindi bastos ang bunganga mo. Inakita na kasi ni BBM noon pa. Nakita din ni First Lady Lisa noon pa kung anong ugali meron si Maharlika. Kaya ngayon, nung hindi nabigyan ng posisyon, through my door, kinakalaban na niya. Diba kayo ngayon, tatanungin ko kayo, hindi naman po siguro bulag si BBM at si First Lady na hindi nila alam yung background ni Maharlika. At alam ni BBM at ni First Lady kung bakit dumikit si Maharlika sa kanila na hindi naman siya related sa mga Marcoses at hindi din siya related sa government at never siyang naging opisyal ng Pilipinas. Never siyang naging politician. Nakilala si Maharlika bilang isang chismosa na vlogger na kuda ng kuda at bastos ang bunganga. So ngayon, ikaw pa pipiliin ko kayo, mga kababayan, dapat bang bigyan ng posisyon? Ha? Dapat bang bigyan ng posisyon itong si Maharlika sa gobyerno kung ganyan ang lumabas sa bunganga niya? Scandalous! Kung anong gagawin nito, biluin nyo, butiki lang siya. Pag nabigyan ng pwesto sa gobyerno yan, magiging dragon yan. Kasi nasa government siya, may pwesto siya. Ngayon, pag naging dragon na siya, bubugahan niya lahat ng mga makabangga niya. Kasi nga, kadikit niya ang presidente ng Pilipinas. So ngayon ang nangyari, kung gumawa siya ng iskandalo bilang isang government official, kasiraan niya, magre-reflect yan kay BBM at kay First Lady Lisa. Diba? Kasi si BBM at si Lisa ang nagpasok sa kanya, if ever. Diba? So ngayon may itanong, bakit nga ba galit ng galit to? Kasi nga hindi siya nabigyan ng pwesto. At ang tanong, bakit sila dumidikit kay BBM? Bakit sila dumidikit kay First Lady Lisa? Kasi meron silang mga hidden agenda. Hindi sila ngayon nabigyan ng proyekto, hindi sila ngayon nabigyan ng posisyon sa gobyerno, kinakalaban na nila. Yun ang totoo. Kasi sa lahat naman, wala namang kumakalaban kay Lisa, siya lang. Tapos ang gusto niyang mangyari, kontrolin niya ang taong bayan at paniwalaan siya.
Ngayon, paano siya paniwalaan na sa sinabi nga niya, meron na daw siyang hawak na ebidensya na pulburon video na nagkukukin daw si President Bongbong Marcos. Halos 2 years na niyang sinasabi at ngayon sa kanyang live, sabi niya, grabe, nakita ko ng ebidensya ng pulburon. So ever since pala, nung nagsalita siya more than 2 years, wala pa pala siyang hawak na ebidensya nun. So ibig sabihin, puro lang pala yun hearsay. Puro lang kasinungalingan. Kasi narinig lang niya na sabi ni Tarpulana, sinind ni Tarpulano sa kanya, so yun na yun. So ganun pala, wala palang katotohanan pala nung una. Kasi almost 2 years na niya yung sinasabi. So ngayon, meron na daw siyang nakitang ebidensya na polburon. At ilalabas na daw. Ngayon, kung meron, at kung galit na galit sila kay BBM at gusto nilang pabagsakin si BBM at paalisin sa Malacanang, ba't hindi nila ilabas yung polburon para ma-impeach na si Bongbong Marcos? Yung polburon video na yan. O bakit hindi nila nilabas? Bakit? Kasi wala naman talaga. Ang totoong totoo, hindi yung pulburon. Ang totoo, yung isang government official na ang apelyido na ng pamilya ang dala at hindi na dala ang apelyido ng kanyang asawa. Why? Kasi yung asawa niya, nakabuntis ng artista. Yung artista na yon namugbog ng journalist sa airport. Oh, pag yan nalaman ng sambayan ng Pilipino, pag yan nalaman ng Kongreso, ng Senado, nahiwalay na pala si Mrs. kay Mr. Siyonggal sa posisyon si Madam. Yon ang antabayanan ninyo. Kaya nga, wala-wala yan, hindi pinapansin ni BBM, mautak si BBM at Madam Lisa, kaya hindi siya makaka-ek-ek. Yes, totoo yan, Ma'am Sonia Alubera. Diba? Ma'am Catherine Lisa, Ma'am Arlene Murliano, Ma'am Philly Dilutina, hello po. Yun ang katotohanan. Yun ang tugunan ninyong pansin. Yung isang public official na hindi nila sinabi sa publiko na hiwalay na sila. At ang apelyidong dala niya ay hindi na apelyido ng asawa niya, kundi apelyido na ng pamilya nila. Kasi yung asawa niya nakabuntis ang artista. Oh. Paniwalaan yung polboron-polboron na yan. Oh. Ako? Ako mismo nagsabi, mark my word. Kilala ako ng ibang mga nanonood sa akin. Pag ako nagsalita, totoo yan. Ayan sila. Ilang beses na kami nagbulgar na mga pangyayari, hindi kami pumalya, hindi ako pumalya. Ako kaya kong panindigan. Madam, bakit hindi apelyido ng asawa ang dala mo ngayon at apelyido na ng pamilya at ang kaninyo? Bakit? May tanong ko lang. Alam niyo, sa totoo lang, mahilig ako sa basketball. Alam niyo, kaya mahilig ako sa jersey, di ba? Ito, all-star. Meron akong favorite na basketball player na gwapo ngayon, si Kevin Kiambao. Yes. Totoo yan. Kaya mahilig ako sa jersey, di ba? Napansin niyo pag nag-live puro jersey ang damit ko. Mahilig ako sa basketball. May idol ako ngayon, si Kevin Kiambao. Pagdating naman sa mga teleserye na magaling umarte, pinakagusto ko talagang artista si Claudine Barreto. Yes, matapang. Magaling umarte. Bata pa lang, artista na yan. Si Claudine Barreto, bukod kay Claudine Barreto, sa isa pa sa mga gusto kong artista, si Judy Ann Santos. Yan. Diba, Ma'am Sonia Alubera? May glove shout out po. Diba? Basta ang favorite artist ko talaga si Claudine Barreto. At ang favorite basketball player ko ngayon sa Pilipinas, ha, sa loka lang, si Kevin Kiambao. Continue tayo kay Maharlika. Ito na. Yung mga religious, yung ibang mga religious groups now, ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin. Na mag-speak up. Ano daw? Yung ibang religious group nagpapahiwatig na magkiisa kay Kibuloy? My God! Totoo ba? Totoo, Maharlika? Yung mga religious group nakipagkaisa sa iyo para mag-speak out sila? So, kailan nakipagkaisa ang dating daan
sa simbahan ni Kibuloy. E alam ko na si Bro Eli Soriano galit na galit kay Kibuloy. Pangalawa, paano mo nasabi na ang Iglesia ni Cristo or religious group makipag-isa sa inyo para mag-speak out? E ang Iglesia ni Cristo galit na galit kay Kibuloy. Diba? Ah, alam nyo minsan itong si ano, diba? Marian Rivera at Junilyn Mercado, Alden Richard Ken, sabi ni Ma'am Linda Lopez. Yes! Basta ako ang pinaka ano talaga, yung Batikan na artist talaga, bukod kay Belma Santos, Claudine Barrito talaga ang favorite ko. Mm-mm. Sa basketball player naman, pag sa ibang bansa, si Kobe Bryant, si Stephen Curry, Michael Jordan, pero pag sa local, ay, wala ko ibang alam. Gusto ko lang talaga si Kevin Kiambao. Yes! Diba, madam? So ngayon, Hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Loy is the best. Oh, ano yun? So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas. Ni Lisa Tanas? Ang gobyerno ito, sa sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala nyo yung habang ng maisog, from Davao, tapos pupunta sa North, iikot. Remember that, iikot talaga ito. Iikot. Iikot daw sila. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit. Sino? Kahit anong rally na mag-i-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong Itech. Kahit sino naman po siguro, mga kababayan. Kasi ikaw ba naman, okay lang naman mag-rally ka kung ang pinaglalaban ninyo itaas ang sahod. Okay lang naman mag-rally ka na ibaba ang pamasahe. Okay lang naman mag-rally ka na gawin mong 20 pesos ang kilo ng bigas. Okay lang yung ganun. Pero yung mag-rally ka, tapos ang ilagay mo doon, magnanakaw si Marcos. Butod si Lisa. Ahas Lisa Marcos. Bababain ang mga Marcos sa Malacanang. Palayasin ang mga Marcos sa Malacanang. Oh, sa tingin nyo ba, nasaan yung civility niyan? Nasaan yung professionalism? Okay lang sana kung yung mga taong nag-rally ay mga, di ba, yung mga individual, yung ordinaryong tao lang, yung mga citizen. Eh, ang nagra-rally pa dun, Bato, Ruben Padilla, Philip Salvador, Digong, Salpanelo, Maharlika, Sandrakam, mga dating government official, andin sa kasalukuyan, mga officialis din. Okay lang sana kung yung mga nag-rally doon, yung mga driver ng jeep, kasi ayaw nila ng modernization. Diba? Okay lang sana kung katulad sa ating ordinaryong tao, yung mga nag-rally doon, gusto natin taasan yung sahod natin bilang mga manggagawa. Eh, yung mga officialis, mga may ranggo pa. Sa tingin nyo, sino ba namang presidente ng Pilipinas ang matutuwa? Malamang sa malamang, kahit ako, i-declared ko talaga na huwag bigyan ng permit kasi nga iskandaloso yan. Yes, si Samboy Lim, yun. Yung Ma'am Catherine Lisa, yung kakamatay lang, di ba? Kent, bakit wala ng red na lipstick yan? Na-stress na super. Actually, Ma'am, ano to eh. Kakatapos lang magkudkod ng puwet ng matanda, kaya nag-live agad. Basta may maichismis lang. Mm-hmm. Diba? Diyos ko po, sino ba namang presidente ng Pilipinas? Kung ako ginaganyan-ganyan, tapos presidente ako ng Pilipinas, pwede kong i-declared silang terrorist. Diba? But, excited kayo, Dita Smolo. Okay, sige na nga. Excited na daw. Diba? Timing is everything. Ika nga. Ako nga, diba? Kung ako lang alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Na Diyos ko, Maharlika, putang inang yan. Kung ikaw papipiliin, ilabas mo yung pulboronic evidence na yan, na video-video daw na nagaganon si BBM. 2 years mo nang sinasabi yan, ba't ayaw nyo yung iblabas? Diba? Tignan mo, makukulong ka pa. Mawawanted ka pa dyan sa Amerika, sa Federal Bureau. Dahil sa sobra mong ka-chismosa. Tignan mo, yung wrinkles mo, tinakpan mo na ng shades para hindi makita. Okay.
Kaya naman natataranta sila. Mm. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Oh, ayan na naman. Nakausap na naman. Grabe, sobrang reliable. Ang tawag doon? Reliable. Hindi ko mabigkas, nabubulol ako. Alam ko naman sinong nakakausap mo, si Sandra Cam na naman. Alam mo naman yan si Sandra Cam, yan yung may hawak kunwari ng mga video, katulad doon kay Layla De Lima. 6 video ni Layla De Lima, si Sandra Cam naglabas. Ngayon na naman, ang maglabas na naman ng video, si Sandra Cam na naman. Tapos ilang linggo makalipas bago ilabas ang video, makukulong siya. Tapos iiyak-iyak na naman, mag-sorry na naman kasi nga hindi niya sinadya. Ginamit lang siya as a tool. Di ba naalala nyo si Layla De Lima napakulong dahil kay Sandra Cam kasi nilabas yung video ni Junelle. Nag-sex si Layla at si Junelle. Tapos malayo lang ilang makabuwang nakalipas, nakulong. Kasi sangkot sa pagpatay doon sa masbati, ano ba yun? Di ba? Itong si Maharlika, kapag hindi tumigil yan, may kalalagyan yan. Actually, Ma'am Sonia Alovera, pasalamat siya kasi nasa Amerika siya. Walang power ang otoridad ng Pilipinas para damputin siya at hulihin siya. Pero, may chance ito na makahanap ng kaaway ito, malamang sa malamang, baka magulat ka lang i-riding in tandem na yan sa Amerika. Diba? Makiisa na lang dapat, love or president, bigyan ng chance sa lahat na lang sinisira. Pinapahiya nyo ang ating bansa. Sa totoo lang, Noemi Chikura, wala na. Hindi ba nila iniisip ngayon kung gaano nakakaunlad ang ating bansa? Ang pinapalabas nila ngayon, no? Pero take note ha, hindi na po katulad noon kung gaano kasikat si Digong at kung gaano ka maraming supporter si Digong, hindi na katulad noon at ngayon. Unti na lang yung mga vlogger na nauuto kay Digong. Kasi ako, speaking, gusto ko talaga dapat si Digong. Pero nung nalaman ko, bakit yung China nagkaganyan? Bakit pag China ang pinag-uusapan, wala kang narinig kay Sara? Wala kang narinig kay Duterte? Di ba? Pero kung pagdating kay BBM ang pag-usapan, tudo putak sila, tudo birada sila. Oh, kaya sabi ko, alam nyo na. Pro-communist nga sila. Pro-komunista. So ibig sabihin, galit sila kay Juma Season sa Pilipinas, pero hindi sila galit sa komunista ng China. At take note ha, gusto ko lang i-rewind. Alam nyo ba na ang advisor ni Digong, di ba galit na galit sila noon kay Isko na tumakbo si Iskong presidente ng Pilipinas? Kasi advisor daw ni Isko si Juma Season, isang komunista. Na which is hindi naman yung totoo kasi inutusan lang si Isko na kausapin si Juma Season sa Netherlands. Si Digong din ang may utos noon. Pero take note, alam nyo ba bago si Digong tumakbo pagka-presidente, ang advisor niya, isang rebelde, si Juma Season. Hindi nyo alam, si Juma Season ang advisor ni Digong bago siya nag-president. Di ba? Si Juma Season. Gusto nyo makita yung evidence? Ah, hindi ko nagsisinungaling. Kaya galit na galit kayo sa mga rebelde, sa mga terorista. Hindi nyo ba alam na naging presidente si Digong, ang advisor niya si Juma Season, leader ng mga terorista ng Pilipinas? Juma. Ha? Season and Duterte. Hindi nyo ba alam, advisor ni Duterte si Juma? Ilang beses hinamon ni Digong, kinakalaban niya, pero hindi niya inisip, bago siya naging presidente, ang kanyang advisor si Juma Season, "Kent, umayaw na ako sa vlogger ni Yormi na iba, bumaliktad na sila kaya di na ako nanood sa kanila. Hayaan mo sila, Ma'am Linda Lopez." TR of Philippines just flipped. Yeah. Itinalaga si dating pang... Tignan nyo ha. Ibigan kami noon ng mga NPS. Ayan na. Oh, pakinggan ko sa inyo ha. Ibigan kami noon ng mga NPS. Kaya lang, the reverse is there because noon pwede akong maglaro. Politika eh, mayor eh. Pero ngayon, I do not have that luxury anymore. Kaya mainit yung away namin. Pero hindi na ako sumasagot. Ang masabi ko lang kay si Maria Season, kay Joma, pinag-question niya yung ilang araw ako nawala. Sus Maria Josep. Kina-question ko siya. If you are truly a revolutionary leader, my God, come home and fight here. Diba? Ngayon, nung presidente si Digong,
kini-question siya ni Juma Season kung bakit ilang araw siyang nawala, ilang araw siyang ganito, ilang araw ganyan. Kasi advisor nga ni Juma si Digong. Ay, advisor nga ni Digong si Juma Season. Ngayon, isipin ninyong mabuti. Si BBM naging presidente, sino yung maraming tanong? Diba si Digong din? Kaya huwag kayong magtaka na kung si Digong at ang mga rebelde ay naging kasama niya muli. Ha? Huwag kayong magtaka na baka si Digong na nga ngayon ang leader ng mga terorista. Kasi bakit ginaganyan niya si BBM? Kung ano ang ginawa ni Juma Season kay Digong noon bago siya naging presidente, ganyan din ang ginawa ni Digong ngayon bago naging presidente si BBM. Diba? Pagmasdan niyo yung sinasabi ni Digong. Ito. Ang masabi ko lang kay Jose Maria Season, kina-question niya yung ilang araw ako nawala. Diba? Kini-question daw siya ni Juma ilang araw nawala. Ganyan din ginawa ni Digong ngayon kay BBM. Oh, puro lakwat siya yan. Puro gala. Gastos lang sa pera. Saan napunta? Ganyan din ginawa ni Juma sa kanya. Isip-isip. Baka si Digong sumanib muli kay Juma. Magugulat na lang tayo. Yung dating galit kay Juma, siya na nga nagsabi, oh. Noon pwede akong maglaro. Politika eh, mayor eh. Noon pwede daw siyang maglaro. Malay nyo, ngayon, nilaro na naman niya ulit. Kunwari, away-away sila ni Juma noon. Ending ngayon, nakipagbati na naman kay Juma para kalabanin na naman ang mga Marcos. My God. Ako, hindi naman ako binabasihan ko lang. Diba? Hindi ako sa nag-judge agad kay Digong, pero pinagbabasihan ko lang. Take note, teacher ni Digong si Juma sa San Beda. Propesor ni Digong si Juma sa San Beda College. Naging advisor ni Digong si Juma bago siya naging presidente. Nagkaaway lang sila kasi hindi na sumusunod si Digong kay Juma. Malay natin ngayon, nag-close sila ulit. Para kalabanin nila ang Marcos. Sino ba si Juma noon? Kalaban din ang tatay ni Bongbong Marcos noon. Meron pang Normie Suwari. Kalaban din ang mga Marcos yan noon, si Normie Suwari. Pero ngayon hindi na mangyayari. Kasi si BBM nung senador pa, sinulong ni BBM ang hiling ng mga Moro na maipasa sa Kongreso at Senado ang BARM. Diba? Or may tinatawag dun eh. Yung Moro Islamic Liberation Front. Yung mga ganun-ganun eh. Yung BRMM ba yun? Tawag dun? Basta may batas na bigyan ng sariling states, bigyan ng sariling bansa. Bigyan ng sariling batas ang mga Moro at yung kay Miss Wari. Diba? So yun ay sinulong ni BBM. Kaya yung mga ngayon, MNLF, MILF, malaki ang utang na loob kay BBM. Diba? Biruin nyo si BBM, senador pa lang, napakarami ng pinapasang, actually totoo naman talaga. Noon pa naman yan bago ako nag-isko, tinatalakay na namin yan. Napakarami po talagang ginawa ni BBM na batas. Habang siya ay nasa Senado pa lang. Diba? Ganun yun. Kaya, naku, maharlo ka. That, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting. Kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming bosses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni ILCAR. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The Pulburon video, si Sandra Cam yan. Diyos ko, ayan naman si Sandra Cam. Tapos nasaan na yan? The Pulburonic issue is real. It's real daw. Pero 2 years na yan sinasabi. You cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang Jutang Jinining Kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, no? Nang may awak nitong pulboronic na ito. Diyos ko, katagal-tagal na yun. Maluloka kayo.
25. My God. 20,000 loan payable. Katagal-tagal na yan, poor Boronic. Evidence na yan, Maharlika. Labas mo na. Sumasakit na yung tinggil ko sa kakaantay niyan. $800. Be worth it. Kasi kung meron man talagang pulburon video, sasama talaga ako doon. Mag-live talaga ako habang ini-impeach si BBM. My God. At ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Sabi ni Digong daw ha, sabi ni Digong sa rally, may hawak daw si Duterte na ebidensya na nagko-cocaine, bangag noon, bangag ngayon. Yan, panood ko sa inyo ha. Magulat kayo mga kababayan. Asaan yun? Asaan yung video? Eto na! Pakinggan natin. Eto. Duterte sa pagtawag niyang... Eto na. Umami naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa-drug test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabi ganyan. Ano ka, Maharlika? Walang sinabi daw si Digong. Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabihin ko, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Pero heto, ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Bongbong Marcos, pangak noon. Ngayong presidente na, pangagdaktin ang presidente. Diba? Bangag doon. May drug addict tayo na presidente. May drug addict tayo na presidente. Bukod dyan, itinanggi rin ngayon ng dating Pangulo ang paghamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park. Pagkuha siya ng dugo doon. Independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Wala akong sinabi na ganun. Diba? Wala akong sinabi na ganun. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. Lumabot din ang pahayag ngayon ko kung kaugnay sa mungkahin niya noon na ihiwalay na lamang ang Mindanao sa Pilipinas. If it causes a rupture in our entire system sa Republika, I will not go for it. I will not go for a forced carving out in Mindanao out of the Philippines. Diba? Yan sa prayer rally sa Cebu City nitong linggo. Nagtago rin ang tono ng dating Pangulo sa usapin naman ng charter change o pag-amienda sa saligang batas. Binalaan niya pa nung una si Pangulong Marcos na kapag ipinilit ang tsatsa, ay baka matulad daw siya sa kanyang tatay na pinalaya sa Malacanang. Pero biglang bawi ulit si Duterte. Bukas na rin siya ngayon sa tsatsa basta para lamang sa economic provisions at hindi gagalawin ng pagpapahaba o pagpapaikli ng termino ng mga opisyal ng gobyerno. Ang diba? Mga pagbabago sa mga pahayag ni Duterte ay sa gitna ng mainit na usapin sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC tungkol sa drug war ng kanyang administrasyon. Ngayon, ito ang payo ni Digo kay Pangulong Marcos Jr. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano... Ayan na naman tayo, Maharlika. Nasunog ka na naman ngayon. Sabi mo, sabi ni Digong, may hawak siyang ebidensya na adik si BBM noon, adik ngayon. Eh bakit biglang bawi ang lolo mo? Bakit? Kasi pag alam ni Digong na pinag-initan niya si Marcos, baka mangyari na naman ang hindi inaasahan ni Digong na papasukin ni Marcos ang ICC sa Pilipinas. Patay si Digong! Diba sinabi ni PBBM na i-check nyo ang paiinom ng gamot kay PRRD kasi paiba-iba na ang sinasabi. Yun yung fentanyl, Ma'am Sonia. Oo, resulta ng fentanyl yan. Actually ngayon siguro wala ng fentanyl yan eh kasi nahihirapan na maglakad. Oo, diba? Yun yung problema ngayon. Kaya biglang bawi itong si Digong. At sinabi na wala daw siyang sinabing adik si Marcos, pero meron siyang sinabing may gumamit daw na public official.
Kasi nga, natakot siya. Oh, paiba-iba statement ngayon. Ngayon, sabi ni Maharlika. Oh. Ang kapal ng mukha. Mukha ko sa'yo bago ka karayin. Oh. Ay, nako. Lumisan ka nang ayaw mo mapahiya sa taong bayan. Putang inang yan. Lumisan kung ayaw mapahiya sa taong bayan or sagutin at harapin mo yung kasong kinaharap mo na ngayon na dalawang beses na. Baka magiging Arnie Tevez ang labas mo dyan. Baka magtago ka na din dyan sa Amerika at baka magulat ka na pa-plastic surgery ka na ngayon. Oh, kahit magpa-plastic surgery ka, kahit mag-change identity ka, malalaman pa rin nila. Bakit? Saan ka magpabago ng ano? Magpabago ng identity? Kasi yun na yung naka-registered sa'yo. Oh, yun ang harapin mo, Maharlika. Yung sasabihin mong nakakahiya na si BBM ganito, si BBM ganyan. Baka ikaw ang mapahiya niyan. Dalawang kaso na yung sinampa sa'yo, Day. Oo, Day. Iwan ko lang, Day, kung may mukha kang iharap, Day. Na, shoot ang inamish ka talaga, Day. Mm. At na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, mm-hmm, ang kapal ng mukha mo na wow, mananatili ka pa sa pwesto. Wow. Alright? So, sino ka ba, Maharlika, para pakinggan ka ng taong bayan? Sino ka ba para pakinggan ka ni BBM? Ano bang power mo? Eh, ikaw ay isa lang namang hamak na vlogger na chismosa na gawa kwento, walang kwenta. Diba? Ay, Diyos ko. My goodness. Wala na makontento kaya nagbabasa ng comment. Huwag mo na ilabas ang polvorotic evidence. Sayaan mo na muna. Mm. Well, sabi ko nga sa inyo, darating ang tamang panahon. Hmm? And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo, if since 2022, oh, eh, alam ko naman, you know? Alam ko namang, alam ko may, you know? Biroin nyo, sa mga in-expose niya daw mula 2022, o 23, 24, 2 years na. Asaan yung mga in-expose mo? Buha ka ng inamushet. Ang tagal na yan, Maharlika. Kung talagang totoo yung pinaglalaban mo, umuwi ka ng Pilipinas, ipunin mo lahat ng expose mo, dalhin mo lahat ng testigo, ebidensya, ipasa ninyo, isumite ninyo sa ombudsman, nandiyan naman si Attorney Glenn Chong, nandiyan naman si Tupacio, nandiyan naman si Salpanelo, nandiyan naman si Harry Roque. Bakit hindi pagtulong-tulungan ng apat na abogado na yan? Diba? Buha ka ng inames. Apat na abogado na sa inyo, si Glenn Chong, nandiyan pa si Trixie, nandiyan pa si Attorney Vic Rodriguez, ang dami ninyo dyan. Trixie, Glenn Chong, Vic Rodriguez, sino pa? Harry Roque, Tupacio, Salpanelo, nandiyan pa si Digong, pang pito yan, kasi fiscal abogado din yan si Digong. Bakit hindi nyo pagsama-samahin? I-file ninyo sa ombudsman, mag-file kayo ng impeachment complaint laban kay Marcos. Dalhin nyo sa Kongreso, dalhin nyo sa Senado para ipatawag si Marcos sa Senate hearing. Tapos pag hindi sumipot, mag-file din kayo ng show cause order. Oh my God! Ang tatapang ninyo magsalita, mga dipuga kayo, mga bobo naman pala kayo. So ibig sabihin, malamang sa malamang, wala talaga kayong power. Diba? Malamang sa malamang, wala talaga silang power ngayon. Ba't hindi nila dalhin sa ombudsman? Bakit hindi nila kasuhan si BBM? Bakit hindi ilabas ni Maharlika yung mga ebidensya na yan at ipunin lahat? Hawakan yung mga testigo. Bakit? Kasi, puro kwento, walang kwenta. Diba? Buwaka ng inamishet. Diba? You know that already. Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Oh, ayan na naman, nadagdagan na naman. Si Marcos Jr. Ay talagang bangag na bangag. At hanggang ngayon, ay patuloy ang kanyang sesyon. Bangag na bangag daw at hanggang ngayon, patuloy ang sesyon. Buha ka ng ina talaga to si Maharlika. Ang galing, ang galing, ang galing. Antayin mo, Maharlika. Kung hindi ka man madaan sa santong basbasan, baka doon ka idaan sa santong barilan. Ay, naku, kawawa ka talaga, Day. Sa sobrang kachismosa, bunay ka ako sa'yo, Day. Magkuskus ka na ng puwit na, maghimod ka na ng puwit ng amo mong matanda dyan, Day. Kaysa papasok ka sa ganyang issue, Day. Daldal, wala mang power.
Ay, Diyos ko, Maharlika, hindi ka lang nabigyan ng gusto mong posisyon sa gobyerno, nagkaganyan ka na. What the heck? Diba? Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. BGC. Diba, dyan nakatara si Sandro, yung kanyang Janakis. Baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dyan din nagsisesyon si Kuting. Diba? Diyan daw nagsisyon si Kuting. Siyempre, mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting, sabi niya silang magkakaibigan. Alas dos ng madaling araw, minulto daw sila. Alas dos ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, alas dos ng madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? Ibig sabihin, minulto yun siya ni Cory Aquino. Kasi sabi ni Cory, ako dapat ang matulog dito, ba't nandito ka? Yun yung totoo. Nagpupulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam mo naman. Minumulto lang, nagpupulburon na. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. I will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Tevez, na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong asylum. Actually, wala namang nagipit kay Pastor Kiboloy eh. Talagang si Kiboloy lang ang nagipit sa sarili niya. Diba? Tulsay Pro, may galap shoutout Tulsay Pro. Diba? Walang nagipit kay Kiboloy. Talagang si Kiboloy lang ang nagipit sa sarili niya. Alam niyo ba kung bakit si Kiboloy ayaw sumipot? Ayaw lumabas? Mawawala kasi ang lahat sa kanya. Diba? Ikaw ba naman, nabubuhay kang hari, meron kang private jet, meron kang chopper, meron kang sports car, meron kang Mercedes G-Wagon, meron kang mga relo na Rolex at kung anong hublot pa yan, kung anong klaseng relo pa yan na napakamahal. Meron kang billions na pagmamayari na kingdom. Hindi ko nga din sure, baka may share din si Digong dyan. Bakit ka gagawing administrator kung wala kang share dyan? Kaya nga sabi ni Attorney Franz Castro, di ba? Naalala nyo? Paimbestigahan ang SALN asset and liabilities ni Digong. Dapat isa publiko. Kasi napakadami daw, nung si Digong ang presidente pa, napakadami daw mga confidential fund na hindi na alam ng Commission on Audit. Confidential fund. Pumasok si Digong pagka-presidente, 100 million lang ang kanyang pera. Nung bumaba si Digong pagka-presidente, my God, hindi mo na mabilang. Take note. Saan nila galing ang pera na yon? Malay natin, may share siya dun sa mga nangingisda sa China. Malay natin, nirigaluhan ni Xi Jinping. Hindi naman po pwede na nirigaluhan si Digong ni Donald Trump. Si Digong wala naman yung visa papuntang Amerika kay blacklisted nga siya doon. Hindi naman po pwede na si Digong ay nirigaluhan ni Queen Elizabeth ng pera at mga diamante. Blacklisted sa Europe si Digong. Hindi rin po pwede na niregaluhan siya ni Vladimir Putin kasi wala namang mga diamante si Vladimir Putin. Meron lang Armalite. Meron lang barrel. Hindi naman din po pwede siguro na regaluhan si Digong ng 100 milyong lapad ng Japan. Diba? Kasi nga makasuhan din siguro ang Prime Minister ng Japan kung regaluhan siya doon ng lapad-lapad. Diba? My God. Pag China ang pag-uusapan, West Philippine Sea ang pag-uusapan, wala kang naririnig kay Vice President at kay former President. Pero, pag si Digong ang pag-uusapan, oh my God. Oh my God. Victim of public publicity? Tawag doon? May tawag doon eh. Yung, anong tawag doon? Publicity tuloy. May tawag doon. Ano ba yun? Kanina, nabasa ko nga lang yung kanina sabi ni Mayor, ni Vice President Sara. Trial by publicity. Oo. Biktima daw sa trial by publicity. My God. Trial by publicity. Edi sana, hindi siya nangantot ng marami para hindi siya mapuntla sa trial by publicity. Ang dami niya kasing inaabuso. At hindi naman din lahat ng tao na inaabuso niya, hindi magkakaroon ng isip. Okay lang sana kung inaabuso niya robot.
'di ba, na hindi makapagsumbong, pwede mong pindutin, put, stop. Anong nangyari? Stop, SMNI ang na-stop, 'di ba? Nasa US na nakatira, lahat alam niya, super talino naman ni Maharlika, bakit ba naggagalaiti ka? 'Di ba? Oh, sabi ni Chicks Boy TV, ang daldal mo, akala alam mo lahat. Alam ko talaga lahat, my God, Chicks Boy TV. Ito lang masasabi ko. Supporter ka ba ni Nikki Boloy? Oh, isa lang matawag ko sa'yo. BTS ang grupo niyo. Bobo, tanga-tangang supporter. Diba? Paabsweltuhin mo si Kibuloy, mag-sorry ako. Pag hindi maabsuelto si Kibuloy, hindi ako mag-sorry. Panindigan ko yung sinasabi ko. Diba? Bawi-bawi lang kasi yan. Nung panahong si Digong ang presidente, pinasara ninyo ang ABS-CBN. Pinahuli nyo si Maria Risa. Pinakulong nyo si Laila Dilima. Ngayon, nawala na si Digong sa power, stop ang SMNI. Kulong si Kibuloy. Diba? Bawi-bawi lang yan. Tsaka wag na kayong umasa na makabalik pa si Digong sa power. My God, hindi na abot 2028 yan. Matigok na yan. Hirapan na nga maglakad eh. Diyos ko. Wala nang Digong, oy. Diba? Nagmamarunong daw ako, bakit guilty na ba si Kibuloy? Ano ba sa tingin mo, si Kibuloy, hindi ba guilty sa ginawa niya? Ba't ayaw niya sumipot? Diba? Yun lang, napaka-simple yan, Chicks Boy TV. Hindi nga guilty si Kibuloy. Anong tawag mo dun sa warrant niya sa Amerika? Kung hindi siya guilty. Bakit nagkaroon siya ng warrant sa Amerika kung hindi siya guilty? My God! Gagawin niyo pang bobo. Kami kasi, huwag niyong itulad sa inyo na mga supporter ni Kibuloy na mga tanga-tanga. Marunong kami mag-research. Kung hindi siya guilty, ba't nagkaroon siya ng warrant sa Amerika? Paki-explain. So, huwag mong sabihin na ang mga lawyer sa Amerika, mga bobo. Diba? Hindi guilty, pero may warrant? Ano yun? Biktima siya sa warrant for publicity. Pag pinag-usapan ang West Philippine Sea, wala kang marinig kay Sarah. Pero pag pinag-usapan si Kibuloy, oh my God, victim sa trial by publicity. Ha? My God! What the heck? Tigilan nyo nga ako eh. Inuuto nyo ng taong bayan. Kaya huwag kami. Mamina de la Cruz, Mamofilia Dungail, ayan, may galab shout out. Isa lang talaga masasabi ko sa inyo. Si BBM ba ang kinabahan or ang kampo ni Digong ang kinakabahan? Huwag niyong antayin na ang China magsalita kung ano ang kasunduan nila ni Digong. Di ba? Malapit na babagsak ang idol niyo. At least sa amin, kung babagsak man, nakatayo pa rin. Eh yung idol nyo, hindi na nga abo 2028 yan eh. Diyos ko, pamali-mali na nga yung sagot eh. Gusto mo makita? Ang sagot ni Digong, pamali-mali? Gusto mo makita ha? Wait lang. Baka maloka ka. Malapit na daw babagsak ang idol namin. Saan na ba yun? Paiba-iba ang Digong. Paiba-iba ang statement. Gusto mong marinig? Yung paiba-ibang statement ni Digong? Pero, Duterte, nang 10 araw ang... The one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Darating yan. Tignan nyo.
inatake na siya dito. Utal-utal na magsalita. Puga na yan. Ha? Wala na. Wala. Ano si? Si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. No, si pasyal na lang yan. Di ba? O, tignan nyo. Nanginginig na yung kamay. Alam nyo, si Marcos, pasyal-pasyal na yan. Wala na. Sure na ang anak, next president. Yun, kung aabot ang next president. Basta ang favorite artist ko talaga si Claudine. Yung favorite basketball player ko si Kevin Kiambao. Yun lang. Gusto ko nga anakan si Claudine eh. Diba? Oh, mga kababayan. Ang favorite ko talaga basketball player sa local, sa Philippines, si Kevin Kiambao. Favorite artist ko naman si Claudine. Gusto ko talagang anakan si Claudine. Kaso lang baka magalit sa akin si Remark Santiago. At baka magalit si attorney. Diba, chicks boy? Sagutin mo yung issue kong yan. May tanong ko lang. Ang dami ninyong binabato kay BBM. Bakit pag kami ang nagbato sa idol ninyo, hindi nyo masagot? Favorite artist ko si Claudine. Gusto kong anakan si Claudine. Pinapangarap ko talaga yan. Kaso lang baka magselo si attorney. Mataas talaga yung pangarap ko. Hindi ako katulad sa asawa ni Madam. Oh my God. Tignan mo, chicks boy. Napakabobo mo. Sinampal na kita ng katotohanan, bubo ka pa rin. Gusto kong artista si Claudine Barreto. Gusto kong anakan si Claudine. Di ba? Mamirian Suzuki, may galap shoutout dyan sa Japan, ma'am. Di ba, Chicks Boy TV, hindi mo masagot. Ako, Bobo, gusto kong anakan si Claudine. Pero yung apelyidong ipapadala ko, Barreto pa rin. Kasi malaman kasi ng sambayan ng Pilipino kung apelido kong ipapadala. Tapos yung favorite basketball player ko, yung Ateneo, yung naka-green. Lasal ba? Naka-green? Yes, favorite color ko green. Diba, Ma'am Ophelia Dungail? Ganyan lang ang pambato natin sa mga basher ni BBM, Ma'am Ophelia Dungail. Hindi yan sila makamove on yan. Favorite basketball player ko si Kevin Kiambao. Favorite artist ko si Claudine. Gusto kong anakan si Claudine. Bakit ko papanoorin si Banat Bay? Meron naman ako sariling channel. Diba? Bakit si Banat Bay ba nanood sa akin? Basta gusto kong artista si Claudine. Gusto kong anakan si Claudine. Tandaan mo. Maganda talaga si Claudine. Kasi kung hindi maganda si Claudine, hindi ipagpapalit si Madam. Diba? Paano kasi si Madam nanununtok? Pero si Claudine naninipa. Diba? Si Claudine kasi iba eh. Hindi lang suntok, naninipa pa. Oh. Si Madam kasi nanununtok lang eh. Kaya pinagpapalit si Madam eh. Gusto siguro ni attorney, yung nanana Jack. Diba? Ayaw niya nang nanununtok. O, ano ka ngayon? Diba? So, yun lang ha, mga kababayan. Ako, magandang tanghali sa inyong lahat. Oo, kung si OG Diaz, patron ng mga chismoso. Da! Ginaya ko lang si OG. Idol ko yun si OG eh. Yes, Ken, tama. Bakit mo panoorin si Banat Bay? Kaya nga, bakit ko pa panoorin si Banat Bay? May sarili din naman akong channel. Diyos ko. Tsaka kaibigan kami ni Banat Bay. Diba? Wala kaming problema ni Banat Bay. Ang sa akin lang talaga, favorite artist ko si Claudine. Gusto kong anakan si Claudine. Oo, kasi hindi lang nanununtok, naninipa. Oo, maalakabayo si Claudine. So, ibig sabihin talaga, mas maganda si Claudine kaysa kay Madam.
Mm-mm. Stick ka sa issue, Kent. Walang personalan. Eh, pinersonal nila si BBM. Sabi, nagda-drugs daw eh. Diba? Oh, magaling si Banat Bay. Totoo ang sinasabi. My God. Ito lang ang masasabi ko. Hindi lahat ng sinasabi ni Banat Bay, totoo. Yung iba, hindi nila sinasabi sa inyo. Oh naman, hindi naman lahat ng sinasabi ni Banat Bay, totoo. Minsan, yung iba, hindi nila sinasabi sa inyo. My God. Diba? Oo. Gusto kong anakan si Claudine. Gusto mo ba, Mamirian Suzuki? Gusto ko mag-basketball kasama ko si Kevin Giambao. Magaling mag-shoot yun. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Kasama pa nga sila ni Madam nung Pasko eh. Gusto niyo ipakita ko kasama ni Kevin Giambao nung Pasko? Doon si Madam nag-New Year at nag-Christmas. Ayaw niyang kasama si... Diba? Hindi kami sim ni Makagago. Oo, iba si Makagago, iba ako. Hindi ko nga kilala yan eh. Kilala ko lang siya na vlogger, pero hindi ko siya kilala na personal. Oo, balita ko pa naman doon daw nagpasko si Madam kay Kevin Giambao. Mahilig pala talaga si Madam ng maganda ang ngipin, yung naka-brace. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Huwag magpahuli na unahan ka ni sir. Na-shoot na ni sir ang ball niya kay ganto. Na-shoot na ang ball, 5 years old na ang baby. Oh my God, oh my God, oh my God. Diba? So yun lang. Yun lang mga kababayan. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Huwag magpahuli kay sinushoot na ni mister. Na-shoot na ang ball ni mister. Nahuli si misis, na unahan ni mister. Oh, ganun yun, Chicks Way TV. Ay, nako, Diyos ko. Oh my God, pag dito ka manood sa aking channel, marami kang matutunan na hindi mo matutunan kay Banat Bay. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Pasensya na, naunahan ka ni Mr. Pag-shoot. Di ba? 5 years si baby, sinut-sinut ni sir. Ay, nako, ang ganda. Alam mo sa totoo lang, alam mo sa totoo lang ano, Chicks Boy TV, lahat ng mga supporter ni Kibuloy dito, habang nanonood sa akin, naging anti-Kibuloy. Oh, malayo lang 5 minutes, 10 minutes, naging anti-Kibuloy. Kasi pag malaman nila, ma-realize nila na oo nga naman Kent, no? Bakit ako sumuporta kay Kibuloy? Kung yumaman si Kibuloy, wala namang business. Paano nagkaroon ng eroplano si Kibuloy na wala namang business? Ngayon na pagtanto-tanto nila, oo nga, nagbibenta ko ng bullpen, nagbibenta ko ng utap, nagpapanggap akong pepe para magkapanglimos. Tapos pang hindi ako makadala pang limos ko, lalatiguhin ako pagdating sa headquarters. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo ang green na ball. I-shoot mo ang green na ball kay Bibi. Di ba? 5 years si Bibi, sinot-sinot ni sir. Nabubuo si Bibi sa kakashoot ni sir. Oh, di ba? Oh my God. Maghiwalay si mister, nagalit si misis. Pinagpalit ni misis si sir kay basketball. Si mister, si misis, hindi na dala apelyedo. Iba na apelyedo, dala ni misis ngayon. Apelyedo na ni tatay ang kanyang dala. Kasi nag-away na pala sila. My God! Pag nakita mo sa balita, apelyido ng angkan, hindi na apelyido ni mister ang kanyang dala. Bakit kaya? Kasi nag-shoot ng nag-shoot. Sinot na ni mister, bumuo ng 5 years.
So yan lang nga mga kababayan. Ako, yun lang ang pang-asar. O, tignan mo, nag-buy na agad si ano, Chicks Boy TV. O, lumayas, diba? Ah, so, good kayo ng so. Good dito sa aking channel. De, poga kayo, iyak kayo sa akin. Diba? Ah. Si Mr. si Mrs. hindi nagkaintindihan. Pinagpalit ni Mister sa artist si Mrs. Si Mrs. di nakatiis, naghanap ng player. Color green ang favorite, si Kevin Kiambaw. Diba? Ano, Marlika? Sagutin mo yung issue ko. Hmm. Pag nalaman ng Congress, ma-impeach si Mrs. Pag nalaman ng Congress, matanggal si Mrs. Nakakahiya si Mrs. Oh my God! Oh my God! Diba? So yun lang! Huwag kayong matakot na si BBM ma-impeach. Matakot kayo kung si Mrs. ang ma-impeach. Diba? Ayos na kanta. Yes! Banat Boy! Naku, make a love shoutout, Banat Boy. Oo, kumusta ka na? Si Mr. si Mrs. pinagpalit si Mrs. Nashoot na ni Mr. 5 years old na si baby. Si Mrs. mahilig sa player. Color green pa nga ang hanap. Gusto niya ang tit ay nakabrace. Oh my God, oh my God, baka ma-impeach. Malaman ng Congress, mawala na ng papel. Oh my God. Minsan kasi yung hairdresser ni Mrs. madaldal. Pag nalaman ng sambayanan yan, sisihin mo yung hairdresser mo, Mrs. Ha? Kasi yung hairdresser mo, si Baklush, madaldal. Ayun. Sakalin mo na. Sabihin mo ngayon, bakit buhay ka pa? Ikaw dahilan, nalaman nila. Nako. Madaldal ka kasi. Sakalin mo na yung hairdresser mo dyan, Mrs. Pag nalaman ng Congress, mawala ng power si Mrs. Kaya apelyido ni Mr. dinadala ni Mrs. Napansin nyo ngayon, apelyido ni tatay ang dala ni Mrs. hindi na kay Mr. Diba? Yan ang malaking iskandalo. My God, tira kayo ng tira kay BBM. Yung tirahin ninyo yung sarili ninyong anesh. Diba? So yun lang ha. Maraming salamat mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po kayo palagi. Ito po sige na nagsasabing. Mapagmatsyag, mapagpanurit, mapagmasid. Hindi lahat ng sinasabi nila totoo. Yung iba hindi nila sinasabi sa inyo. Tayo-tayo lang nakaalam nun. Diba? So yun lang. Maraming salamat. God first and bye-bye.